Inimbitahan ko po ang lahat na tumayo upang ang manalangin po ng Magdalo sa ngala ng Ama at ng Anak. Jesus Santo. Amen. From the Holy Spirit, to the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and you shall be radiant, and you shall renew the face of the earth. February na po. Ang bilis ng panahon. Napansin niyo pa po yun? Napansin niyo ang bilis ng panahon. Ang February na, magpa-Valentine's Day na, di po ba, pangalawang taon na, 11 months na lang to go, Christmas na naman. Amen! Sa taong ito, 2020 na po, naway marami po sa atin ang positibong bagay na mangyayari po sa buhay natin. Lalo na po at sa lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen. Nice ba natin yon? Amen. Amen. Sis, magtatanong ako. Lagi nang tinatanong ito. Sister Jean, bakit ka nandito tuwing Huwebes? Bakit ka nandito? Yan. Para pasalamatan. Ano pa? Makinig. Ikaw, brother. Bakit ka na hindi makinig? Makinig daw. Yun ang kaya tayo nandito upang magpuri, magpasalamat at higit sa lahat, makinig sa salita ng Diyos. Amen. Yan ang sinabi, yan ang sinabi niyo. Ngayon, handa ba tayong makinig? Amen. Kung handa tayong makinig, hindi lang tayo makikinig, magsulat din tayo. Kumuha ng papel at ballpen din, magsulat po tayo. Makinig dahil ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Yan. Listening to God's truth. Yan. So, pasahin po natin ang nagtad ng hawa. Stas. Okay, basahin po natin lahat. During his earthly ministry, Jesus often concluded a lesson by crying out, "He was ear to hear. Let him hear. What is the point of this saying? It is, as if to say, what is being said is important, so you had better pay attention and listen." It illustrates that Jesus had a problem that often exists today. Many people simply don't listen, or don't listen so as to understand. So ayun po, nung panahon na nagbiminister pa si Jesus, yung nangangaral pa siya sa kanyang mga alagad, madalas niyang sinasabi, "Makinig, makinig. He who has ears to hear, let him hear." Ito, nakasulat ito sa Matthew, pakisulat po ninyo, Matthew 13 verse 9. "Makinig ang may pandinig," sinabi niya. So, madaling salita, ang may tainga makinig daw. May mga tainga po ba tayo? Amen! Handa ba tayong makinig? Amen! Suriin natin ang Panginoon! Bakit kaya sinabi ng Panginoon, importante sa atin ang pakikinig? Idinugtong pa niya, basahin ko na lang po ah, idinugtong pa niya sa Mark chapter 4 verses 23 to 25, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig, ang panukat na
ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panungkat sa inyo at higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay kahit ang kakunti na nasa kanya ay kukunin pa. Grabe, makinig kayo. Gusto niyo tanggalan kayo ng tenga? Ayaw! Ayaw! Sino dito ang may mahal sa buhay? Kami. Nanay, tatay, mga kapatid, kaibigan, lahat mayroong mahal sa buhay. Ngayon, sasabihin ko, nais ba kayo, gusto ba ninyo na kapag may kausap kayo na mahal ninyo sa buhay, pakikinggan kayo? Opo! Amen! Dahil pag hindi kayo pakikinggan, di ba ang sakit nun? Ang sakit kapag hindi kayo pakikinggan. Gusto ba natin alisin sa atin yung tainga natin? Ayaw! Ayaw! So nakinig tayo. Iwasan po natin magsabi na lahat nung nandyan, sinasabi nila, narinig po na yan eh. Sinabi na yan eh. Makinig po tayo. Kahit alam na natin, umarunong na tayo, marami na tayong nababasa sa Biblia, kailangan pa rin daw natin makinig. Yan ang pangaral sa atin ng Panginoon. Yan ang sinabi niya. Madalas nangyayari ito, halimbawa, magbibigay ako ng example sa contest. O kaya sa pasulit, or yung exam, mag-form exam. May mga instruction doon eh, di ba? Tapos kung minsan hindi ka nakikinig, kung minsan yan ang kapahamakat o yan ang ikinakatalo ng mga kontista. Yung ayaw makinig sa instruction. Kahit sa mga sa board exam, sa bar, mga ganyan, may mga instruction din yan eh. Kailangan natin pakinggan po yun. Dahil kung hindi, yun ang ikababagsak natin. May kwento sa akin si Brother Angel eh. Noong daw nag-aral sila, sinabi daw sa kanila ng teacher nila yung first day of school nila, sinabi raw, kumuha ng papel. Kumuha ng papel at ball pen. Ang ginawa nila, kumuha naman daw sila. Then sabi ng teacher, nagtanong ang teacher, ano ba ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Ano pa ang birthday mo? Ilang taong ka na? Yan. Sila naman daw, ang ginagawa nila, sulat ng sulat, nung sinabi, sinasagot nila yung sinabi ng teacher. So, banda muli, sabi na ng teacher, okay, akin na yung papel ninyo, pass your paper. Sabi ganon. Ipinasa naman daw nila. Pagtingin ng teacher, sabi raw, first day pa lang, bagsak na kayo. First day pa lang, bagsak na kayo. Naisip niyo ba kung bakit bagsak sila? Hindi sila nakinig. Walang instruction ang teacher na magsulat. Isinulat nila lang ang sinabi ng teacher. Ang sinabi lang, kumuha lang ng papel at ball pen. Hindi nagsabi na, isulat ninyo ang pangalan. Basta sinabi lang, ano ba ang pangalan niyo? Ano ang ganyan. Eh, sinulat nila yung sinagot ng sinagot. So, nung hiningi na, bagsak silang lahat. Hindi nakinig sa instruction. Yun yung sinabi sa atin ngayon. Madalas yan ang ikababagsak natin kapag hindi tayo makikinig. Sinabi ni Jesus, ito daw ang problema na hanggang ngayon maraming ganito. Ayaw makinig at ayaw mangunawa. Diyan po, sa binasa natin kanina. So yun, introduction pa lang. Yun ang invitation sa akin ngayon. Uulitin ko, makinig kayo. Makinig ng makinigin. Nakikinig naman po. Ako din naman. Kasi mamaya may tatanong pa rin ako. Okay? There are three types of listeners. Yeah. Una, the dull of hearing. Basahin po natin ang Hebrews chapter 5, verse 11. Pakibasa po.
There is much we have to say about this matter, but it is hard to explain to you because you are so slow to understand. So naintindihan po natin yan. Marami sa mga Hebrew Christians ang ganito, na wala ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sinabi sa passage na ito, may marami kaming sasabihin, ngunit mahirap mag-explain o mahirap magpaliwanag dahil mahina ang inyong pangunawa o mahina ang pangdinig. Kung ang tao ay may ganitong problema, mahirap talagang paliwanagan. Kahit na paulit-ulit, isisigaw mo pa, hindi ka maintindihan. Bakit? Ito yung tinatawag na dinig. Mahina ang pandinig. Dinig. Mga kapatid, wala po ang problema sa nagsasalita. Nasa may kainan. Dinig po kasi ang pandinig. Ganyan. So kung may problema, sinasabi na nagsasalita, wala po sa nagsasalita ang problema. Nasa pandinig. Sino ba sa atin dito ang naka-experience ng may kausap na binig? Diba? Mahirap paliwanagan. Mahirap paliwanagan. Mahirap makaintindi. Mahirap makarinig. Kung minsan sinisigaw mo na, hindi pa nakakaintindi. Mahirap itong taong to, mahirap kausapin itong tungkol sa problema. Kasi, imbis na ibubulong mo lang, maririnig pa ng mga katabi. Kasi sisigaw mo eh. Isisigaw mo. Kung minsan pag sinigaw mo, magagalit pa eh. Bakit ka sumisigaw sa akin? Bakit mo ako sumisigawan? May ganon. Di po ba? Iba ang pangunawa. Ganyan po. Sa mga anak, ganyan din eh. Uutusan mo, bingi eh. Ayaw makinig eh. Kapag may sinabi ang magulang na hindi nila gusto, bingi. Nagiging bingi sila. Siguro kapag may ganito kang anak, ipasuri sa doktor. Baka may diferensya yung talinga niya. May isa pang example sa ganito na hindi naman bingi, pero nakakabingi. Kapag may mga nag-aaway, experience din natin ito, nagsisigawan na. Diba? Hindi na nagkakarinigan. Sabi nung isa, ano daw? Ano yung pinag-awayan nila? Ay, hindi ko marinig. Puro sigaw eh. So, ganyan. So, bingi din. Nabibingi din tayo kapag sigaw ng sigaw. Kapag may nagsisigawan. Mabuti na lang dito sa Dumus, lahat nakakarinig. Lahat may taringa. Amen po ba? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Dito sa mga sinasabi ko, tingnan natin na kung saan tayo dito. Kung saan. Kung alin dito. Pangalawa, those with itching ears. Malaki ang taing. Basahin po natin. Ang second chapter 3. Chapter 3 verses. Ay, chapter 4 verses 3 to 4. Basa po. The time will come when people will not listen to sound doctrine, but will follow their own desires and will collect for themselves more and more teachers who will tell them what they are itching to hear. They will turn away from listening to the truth and give their attention to the religions. Ayun! Ganun pala, yung makatiyang tainga. Sinabi ni Paul sa binasa natin na may mga taong nakikinig lamang kung sila ay interesado sa pinag-uusapan. Pero kapag hindi, sasabihin nila, makatiyang tainga ko o naiingayan ako, ayaw kong makinig. Ganyan.
mas masarap sa kanilang pakinggan ang chismis. Ayan, malaking painga niya, naririnig nila kahit bulong lang basta chismis naririnig. Pero kapag aral ng Panginoon, ayaw nila yon. Ayaw nila. Nire-reject nilang pakinggan yon. Ganyan daw po yung mga tao na ayaw makinig o makati ang tainga. Makati nga ba ang ibig sabihin doon? Makati. Namimili sila ng pakikinggan lamang. Kung minsan, ang pakikinggan nila, yung speaker, hindi yung salita ng Diyos. Ang gusto nila, yung mga speaker na nagpapatawa sa kanila, o yung nagjo-joke. Yun ang gusto nila. Yun ang natatandaan lang nila. Yung para sa salita ng Diyos, nire-reject nila yun. Ayaw nila nun. May namibili na kung sino ang speaker. Nung panahon ni Brother Arnel, ganyan din. Experience din po namin yan eh. Dati. Kaya hindi namin sinasabi kung ano ang topic sa susunod na Webes. O kaya kung ano ang ay sino ang speaker. Kasi nga ang nangyari, nung panahon pa dati, kapag ang speaker ay hindi nila gusto ko kundi ang umaten. Kapag sinabing si Brother Arnel, wow, ang dami. Kasi magaling na magsalita, nagjo-joke pa. Pero tanungin mo ang tao, ang naintindihan yung joke ni Brother Arnel. Ganyan po. Ganyan po. Sa madaling salita, nais lang nila ma-entertain. Ganyan ang tao kung minsan, ang katotohanan at salita ng Diyos na nagpapalago sa pananampalataya, ayaw po nilang pakinggan yun. Experience din ito ng mga magulang sa anak eh. Namimili lang ang pakinggan kung minsan. Ewan po, Sister Risa, kung ganun. Kung minsan, ayaw, maraming anak ang ayaw makinig sa nanay. Minsan sinasabi ng nanay eh. Kausapin mo nga yung anak mo, ayaw makinig sa akin, mabuti pa sa'yo, nakikinig yan. Bakit? Kasi ang nanay, blablabla. Maraming sinasabi. Ang tatay, diretso. Diretso. Kasi, ginamit sila ng Panginoon para sa atin. Sila rin nangangaral sa atin. Ganyan din. Huwag tayong nagbibingi-bingian. Ang tawag dito sa engineers, nagbibingi-bingian. Ayaw magnawa. Ayaw umintindi. Kahit na narinig kung ayaw nila yung pakinggan yung salita mo, ayaw talaga. Yan yun. Yan yung sinabi. Pinasok dito, labas. Wala silang natutunan kung walang narinig. Yan po. Mga kapatid, sa letter A, ano, the dull of hearing. Ngayon, hearing the teaching first. Tapos, itong pangatlo, those who hear with a noble and good heart. Yan po. Mga nagtataglay ng mabuting kaugalian at may mabuting puso. Basahin po natin. The seeds that fell in good soil stand for those who hear the message and retain it in a good and obedient heart, and they persist until they bear fruit. Good. Purihin natin ang Panginoon. Sinabi dito, sino po yun? Tayo. Tayo po yung good soil na sa binasa natin. Kung tayo ay makikinig sa mensahe ng Diyos, tuloy mo sa isip natin, tayo ay mabuting tagapakinig. May mabuting pandinig. Malinaw ang ating pandinig. Masunurin na puso. Ito ang nais mamunga. Ang tao. Ang taong mahilig mamunga o gusto o nais mamunga ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Mahilig magtanong. Maraming tinatanong tungkol sa Diyos.
Para mas maintindihan natin, basahin din natin yung Acts 17 verse 11. The people that were one heart, open-minded, and the people in Thessalonica, they listened to the message with great eagerness, and every day they studied the scriptures to see if what Paul said was really true. Purihin natin ang Panginoon. Yung sinabi dito na people there, ito yung mga people sa Berea. Dito sila ni Paul at ni Silas nangangaral. Gustong-gusto nilang mangaral dito sa mga tao sa Berea. Kasi bakit? Nakikinig sila. Nakikinig kaysa mga tao daw sa Thessalonica. Doon, bali wala, hindi sila pinapakinggan. Doon sa Berea, pinapakinggan po sila. Mas excited sila mangaral doon. Sila yung mga tao na tinutukoy dito na open-minded. Mga tao na ispamunga. Willing-willing sila ni Paul at ni Silas mga ngaral doon. Bakit? Kasi bukod pa po sa nagsusulat sila, after nila magsulat, sa sinasabi nila ni Paul, ang tao, sinasaliksik pa nila yung sa Biblia. Sinasaliksik, tinitingnan pa kung ang pangaral ni Paul at saka ni Silas ay totoo ba na talagang nakasulat sa Bible. Sigurista sila ang mga tao sa Biblia. Hindi lamang, ayaw nilang sabihin na basta-basta lang sinasabi yon. Talagang sinasaliksik pa nila ang Biblia. Inaalam nila kung talagang totoo. Ito rin ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo makinig, kundi magsasaliksik din tayo sa Biblia. Sino ba dito ang ganon? Sino ang nagsusulat ngayon? Wala akong nakikita. Ang nagsusulat kayo, kayo banderong lang dito, wala makain eh. Alam mo si Ara, wala dito si Ara ngayon, pero madalas hindi ba nagsusulat siya? Bless ka, na DJ niya. Kasi natututo siya talaga eh, nakita ko rin eh. Pagdating sa bahay, alam mo, mayroon dito ng speaker na hindi niya masyadong naintindihan. Pagdating sa bahay, kukunin niya yung sinulat niya. Sasabihin sa akin, Auntie, anong ibig sabihin mo dito? Kasi hindi ko masyado itong naintindihan kanina. Sabi niya. Nagtatanong talaga siya. Tapos ang ginagawa niya ngayon, nagpapasa siya ng mga messages doon sa mga kaibigan niya. Ganun siya. Tapos sabi niya ganun eh. Sabi ko, kung magpasa ka, alamin mo muna kung alam mo yung pinapasa mo. Kasi baka tanungin ka, balikan ka kung anong ibig sabihin ni mo ba. Kung hindi ko alam, bakit ka magpasa ka, hindi mo. Lumalago, unti-unti, little by little. Lumalago siya. Mga kapatid, importante po sa atin ang makinig. Ang pakikinig. Bakit po? Tanungin ko kayo, bakit po importante yung makinig? Bakit? 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 Kasi ito po. Essential to being blessed. Yan. The importance of good listening. Number one, essential to being blessed. Sino dito ang nais ma-bless? Amen. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid na blessed na tayo? Amen. Amen. Blessed na po tayo. Basahin natin ang Matthew chapter 13, verse 16 to 17. Sige. As for you, who are fortunate you are, your eyes see and your ears hear. I assure you that many prophets and many of God's people wanted very much to see what was seen, but they could not, and to hear what you hear, but they did not. Purihin natin ang Panginoon. Yan po yung sinabi ko. Fortunate na tayo. Mayroon tayong mata na nakakakita, nakakabasa. Mayroon tayong painga na mahusay ang pandinig. Marami po ang hindi nakakakita na gustong makakita. Mayroon naman gustong makarinig pero ayaw. Tayo po, kumpleto ang ating pandinig. Kumpleto po ang ating pandinig. Bless po tayo. Gagamitin po natin yun. Hearing is a blessing. Naniniwala po ba tayo doon? Amen! Marami tayong matutunan sa pakinggan.
tinipo natin. Maraming namimiss na bagay ang mga taong ayaw makinig. Sa verse po na binasa natin, sinabi nga, mapalad tayo na nakakakita at may tayo na nakakarinig. Ganyan po. Halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa. May nagregalo sa'yo, may nagregalo sa'yo na mahal mo sa buhay at ang ganda-ganda ng niregalo sa'yo kapakipakinabang. Ngunit hindi mo binuksan dahil ang akala mo baliwala lang yun sa'yo. O kaya, ganun nga, baliwala, o walang pakinabang, mga ganyan. Hindi niya binuksan. Tapos, hindi niya alam na kapakipakinabang pala yun. Susi. Wow. Sasakyan. Wow. Diba? Kapakipakinabang nun. Kasi tinanong siya, bakit hindi mo binuksan? Tingnan mo. So, nang binuksan, binuksan, ang ganda. Bless na bless po siya. Susi ng kotse yun. Gusto mo makamayos ng lahat ka? Ganyan. So, ganyan din po tayo, mga kapatid. Minsan, hindi natin alam na ang ating paningin at ang ating pandinig ay malaking biyaya sa atin ng Panginoon yan. Amen? Kailangan po natin gamitin yun. Gamitin natin ang ating paningin, gamitin natin ang ating pandinig. Blessing po yan. Akala natin hindi lang. Akala natin natural kasi pinanganak ka, may mata. Pero kaya tayo binigyan upang makakita, upang makarinig. Mga kapatid, na experience po pa natin na maraming kapahamakan ang mga tao ayaw makinig. Sinabi ko na ito kanina. Ngunit ang taong mas luring at nakikinig, ito nangyayari sa mga anak. Yung mga ayaw talaga, yung very insisting sa gusto nila, ayaw makinig sa magulang, minsan napapahamak sila. Ngunit ang batang mas luring o nakinig sa magulang, nabigres. Amen. Amen. Nag-release sila. Dito ba? Kung balikan natin ang istorya ni Jonah. Yung Jonah. Sino dito ang nakaalam ng istorya ni Jonah? Ayos lahat tayo, dito ba? Sinabi sa kanya ng Panginoon, mangaral siya sa Nineveh. Papadala siya doon. Narinig naman niya yun, pero binaliwala niya. Naging bigli siya. Tinakpuhan niya ang Panginoon. Ayaw niyang sumunod eh. Tinakpuhan niya ang Panginoon, sumakay siya sa barko, tapos yun ang dahilan kung bakit siya nahulog. Yung pagsakay niya sa barko, inulog siya sa daga. O sa tubig. Nung inulog siya, kinahin siya na malaking isda. Malino. Kung nakinig sana siya sa Panginoon, hindi niya sasakitin yung gano'n. Hindi siya kakainin ng malaking isda. Ganyan po. Mga kapatid, may isang salita ang Diyos na dapat natin pagbigyan. Isang salita na malaman. Alam niyo po ano yun? Ano? Listen. 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 Ito ba? Makinig. Ayaw ng Diyos nang nagbibigyan. Kung nais natin mabless, let's listen and obey the things of God. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Essential to saving. Basahin po natin ang John chapter 20 verses 30 to 31. Sabay-sabay po tayo. In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him you may have alive. Punin natin ang Panginoon. Ang ganda, mga kapatid,
beses po ba sinabi na nagpakita ng miracle si Jesus? Unang-una yung sa wine, tapos yung nahati yung tubig, ganyan. Yung dinala. Ito, yan. The pillars of fire. Kasi nung maraming reklamo ang mga Israelites, yung dinala sila doon sa disyerto, nagre-reklamo sila na madilim. So, nagbigay ng milagro ang Panginoon. Tinaganan sila ng pillars of fire. Ayan, pillars of clouds. Nung araw, sa araw naman, syempre mainit eh. Dahil, disyerto yun eh. Walang takip, walang puno, wala lahat. So, reklamo na naman ng mga Israelites. So, ang ginawa ng Panginoon, binigyan naman sila ng pillars of clouds para takip sa kanila, hindi sila maiinitan. Ayan. Water from a stone for the Jews. Yun yung si Moses na nagreklamo ulit sila dahil sa walang tubig, nauuwaw na sila, namamatay na yung mga hayop nila. So ayun, yung inutosan ng Panginoon si Moses na paloin yung bato, lumitaw yung tubig. So ayun, may daladala na silang mga lalagyan ng tubig. So yan, masyadong nagbibigay sa kanila ng grabe. Yan pa, nagugutuman sila. Papadala kami dito, wala namang pagkain, wala namang palengke, walang mabibilihan. Ayan. At di narinig ng Panginoon yun. Anong ginawa sa kanila? Binigyan sila ng mana. Nagpaulan ng mana ang Panginoon. Yung pa naman, hindi tayo mananampalataya dyan sa milagro na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Nagpakita siya ng ibang maraming miracles. Yung tubig, sino ba makakahati ng tubig? Wala. Siya lang talaga. Ang Panginoon lang. Let's increase our faith, brothers and sisters. Let's increase our faith. Jesus encouraged us followers to read the Bible. Dahil sa Bible, doon natin matutunan ang katotohanan ng buhay. Marami tayong mababasa doon, marami tayong matutunan, marami tayong transforming. Manatili tayong nagbabasa ng Biblia sa ganitong paraan. Lalago po ang ating pananampalataya. Isang bagay na ay humina ang pananampalataya ng isang tao kapag ayaw mo magbasa ng Biblia, kapag ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ito yung mga taong madaling panghinaan ng loob. Maraming mga taong nagsususay kasi mahina ang pananampalataya nila dahil kung nananampalataya lang sila na may Panginoon, hindi po nila gagawin yung magsususay. Yung virus na yun, ang daming takot eh. Takot ba kayo? Hindi naman tayo dapat matakot. Dapat lang mag-ingat. Sinabi lang mag-ingat. Pero hindi tayo dapat matakot dahil ang virus, napakaliit. Ang Panginoon, napakalaki. Mas malaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin kaysa sa virus na yan. Purihin natin ang Panginoon. Leprosy is ancient to be removed. Ayan. Ganyan po. Sino nito ang nais mamunga? Taas ang kamay. Anong bunga gusto nyo? Gustong gulong. Ano ba ang maganda? Nagbunga. Ayan po. Kapasahin po natin ang Luke chapter 8. Ayan. Verse 15. Sabay-sabay po. The seed is well-being in soul, so that those who hear the message and never gain it, and those who have seen it are, and be received until they bear fruit. Purihin natin ang Panginoon. Sa parable of the sower, ang capable of bearing fruit was the one who listened properly. Amen? Amen. Ang sinabi dito na good soil, tayo yun. Ang puso natin, kung makinig tayong maigi sa aral ng Panginoon, tatatak po yun sa isip natin at sa puso natin. Magre-retain po yun.
hindi na po yun mawawala. Pero kung balikulain natin, lahat yun, sayang. Wala pong salita ng Diyos na napapanis. Lahat ng salita ng Diyos ay papakinabang. Amen? Amen. So, sinabi ko, anong bunga ang nais natin? Bungang bulok? Hindi. Bungang maganda at kapaki-pakinabang. Amen? Pakisabi sa kapatid natin, kapatid. Kapatid. Dapat maganda ang bunga natin. Dapat maganda ang bunga natin. Upang maging kapaki-pakinabang tayo sa Panginoon. Amen? Basahin natin ang Colossians chapter 1, verse 8. Basahin po natin, sabay-sabay. The gospel gives bringing blessings and is spreading throughout the world. Just as it has among you ever since the day you first heard about the grace of God and came to know it as it really is. Sabi ko kanina, ang salita ng Diyos ay nagpapala sa atin at nagbibigay ng grasya at sustansya. Di po ba? Kaya nga po sa simbahan, bawal po ang magse-cellphone. Kasi kapag may hawak ang cellphone at nagte-text, 50-50 lang po yun. Diba? 50-50 lang. Diba po yung listening sa hearing? Diba? Bumatala. Diba po, ang listening is nakikinig ka. Diba? Intentional yon. Intentional. Ang hearing, consequential. Minsan narinig mo lang, lumalagpas, nawawala lang, ganyan. So, kapag 50-50 lang ang pakikinggan natin na sermon ng pare, ganyan lang ang mangyayari sa atin. Hearing lang, hindi listening. Kaya bawal po talaga ang magsisirpon po sa simbahan. Hindi maririnig ng husto ang sermon ng pare. Kung nais natin mamunga, dito rin makinig tayo. Umpisa na natin maghasik ng salita ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Panginoon at para sa ating paglago. Amen? Amen! Marami sa atin dito, sa amin pala, marami sa amin dito ang senior na. So, darating ang panahon, kayo mga nakaupayan, kayo naman ang dito. Amen po, kayo naman ang dito. Masarkada ko naman. Hindi naman habang buhay na nangto pa rin kami. O kagod-kagod na. Kayo naman ang nandito. Nais niyo bang maghasi? Maghasi ng lagim. Amen! 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 Maganda yata magsalita dito sa harap. Bisa na gulog ka. O ba? Amen po? Ako nung araw, hindi ko akalain talaga. Madalas kong sinishare ko, wala sa katiting ng pangarap ko na tatayo ako dito. Kasi nga po, di ba sinasabi ko eh, simpleng may bahay lang ako. Mangyayin ako, may stage fright ako. Hindi ko alam na gagamitin pala ako ng Panginoon. Nung tinawag niya ako, aayaw-ayaw pa ako, lulubog niyo, tawag na lang. Hindi ko talaga alam na gagamitin ako. Nung ginamit niya ako, maraming bagay na pinapa-experience niya sa akin. Dinanas ko yung mababang kalagayan sa buhay. Ang dami kong na-experience. Pinagtibay ako ng salita ng Panginoon. Pinagtibay ako sa pananampalataya sa Kanya. Hindi ko alam na sa pananampalataya, kung matibay na pananampalataya, matibay kong paniniwala sa Diyos, tiwala sa Kanya, hindi ko alam na matuto akong magsalita. Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam na tatawagin niya ang tiito. Dati ang takot ko lang. Dati nahihiya ako. Pero ito sinabi ko sa Panginoon, nung tinanggap ko at binigay niya ito sa akin, nung tinanggap ko ito, sinabi ko, Lord, okay ako. Tataglapin ko. Ipadala mo ako kahit saan. Handa na ako. Amen. Handa ako, wala akong takot. So sa ganun, sa salita kong yun, narinig ng Panginoon yun. Sa awa niya at sa grasya niya, pinadala naman niya ako.
Noong unang pinadala niya ako, sa totoo lang, natatok din ang ulo. Ibang lugar yun eh. Malayo yun eh. Malayo yun. Malakas lang ang loob ko. Lagi kong kasama si Brother Ben. Yan. Tapos, hindi ako pumunta doon dahil nagmangal ako ng stipend. Never. Ilang beses ako nagsalita sa malayo, never ako binigyan ng stipend. Dahil ang pangako sa Panginoon, kapag binigyan ako, Lord, ng ganon, ibibigay ko sa community, wala akong kutin. Pero siguro, yun din ang will ng Panginoon. Dahil yung pinupuntahan kong mga community, katulad ng din natin, malaki sila, malawakan sila, pero talagang hindi sila nasanay magbigay ng stipend sa mga speakers. So, nagpupunta ako doon, hindi ako, si Brother Ben, kami pa ang gumagastos kung minsan si Brother Ben namamasahin ng sarili niya. Ako, minsan nililibre. Minsan sinusundo sa bahay. Pero brothers and sisters, itong pinadala niya na ako at sumagot ako sa kanya, hindi ako nagdalawang isip at wala na akong takot. Wala akong takot. Ganun pala yung pag ginamit ka ng Panginoon talaga, hindi ka na matatakot. Kaya kayong nandyan ngayon, huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Unti-unti, little by little, sasanayin kayo ng Panginoon. Tuturuan ko. Hanggang sa mamunga ka. Hanggang ka nang mamunga. Hindi po ba? Yan. Ito yung taong essential to be religious. Makinig, tumanggap, huwag kumayaw. Huwag kayong katulad ni Jonah. Huli na nung talagang naniwala siya sa Panginoon. Naranasan niya muna yung kainin siya. Huwag natin maranasan po yung ganon. Amen? Amen. So kung balikan natin, balikan natin. Ayan. The dull of hearing. Yan po. Yan yung bingi. Those with itching ears. Ito yung namimili ng pakikigan at nagbibingi-bingian. Tapos yung pangatlo, those with ear with noble and good heart. Ito yung may mabuting puso. Gustong mamunga. Amen po? Alin po ba tayo dyan, mga kapatid? Itching. Alin tayo dyan? Sa itching. Sa bingi. Dito. Yan, dyan naman tayo. Sa importance of good listening. Eating fruit. Essential. Sleeping feet. Alin tayo? Lahat dyan. Lahat po ba? Yes. Lahat. Purihin natin ang Panginoon. In conclusion, basahin po natin. For holy, we are afraid the wonderful opportunities we have to be able to listen to God's word. And the importance of good listening. How then we improve our ability to listen? For just as speakers need to learn to speak, so as to be understood, people need to learn to listen so to understand. Na-appreciate po ba natin ang naririnig natin ngayong gabi? Amen! Siyempre galing yung sa salita ng Diyos. Amen! Pakitinggan natin. How can we improve our ability to listen? Katulad ng mga speakers sa dati dyan. Kailangan maintindihan natin yung pinapaliwanag natin. Kailangan pag-aralan din natin. Ganyan po. Gayun din tayo mga nakikinig. Minsan pinapa-experience sa atin. Yung sinasabi nga namin na napapraktikong, totoo yun. Ewan ko kay Sister Wing. Oh, yes. Minsan bago ka tumayo, ipa-experience sa'yo. Para magpaliwanag mo ng gusto. Madalas yun nangyayari. Yun po. Kung minsan pinapa-experience ng Diyos sa mga speakers, sa ating mga leaders, ang mga bagay-bagay na mga dapat natin maunawaan. Mga bagay-bagay na dapat natin matransform tayo sa salita ng Diyos. Para maintindihan natin ang ibig sabihin ng bawat salita niya. Amen? Amen! Purihin natin ang Panginoon.